Tahimik, mapag-isa, at higit sa lahat, makisig at gwapo. Iyon si Nonoy. Nasa dami ng babaeng nahuhumaling, wala kahit isa sa mga ito ang nakakuha ng kanyang atensyon. Bakit siya ganon? Bakit ayaw niyang malapit sa mga kababaihan? Ating alamin ang sekretong nakabalot sa katauhan ni Nonoy. Taong 1988, makalumang panahon at mahirap ang transportasyon. Kapag may alagang kalabaw ka sa panahong iyon ay masasabing ikaw ay nakaangat ng konti. Ang angkan ni Nonoy ay malamang isa sa mga angkan na may maagang pamumuhay sa mga panahong iyon. May malawak silang kalupaan na taniman ng mais at may-ari ng gilingan ng mais din. Nonoy, ikaw munang magbabantay sa ating maisan. Magpapahalaman ako. Utos ng kanyang ama. Ayaw sana ng binata dahil pinakaayaw nito ay ang makisalamuha sa mga tao. Lalo na ang mga babaeng Maria Clara Cuno ang datingan. Mukha namang mahigad sa katawan. Walang humpayang pagpapapansin. Alos nakalabas lahat ng gilagid kong makatawa. Ayaw na ayaw pa naman niya ang ganong uri ng babae. 30 kataong nagpahalaman sa kanilang maisan. 7 lalaki na may katandaan na. At 3 ginang habang may mga 3 dalaga. Ang 2 dalaga ay kasaling nakikipagkwentuhan sa 3 ginang. Habang ang isang binibini ay nakadistansya sa mga kasama nito, natahimik na nagtatrabaho. Tinatawag ito ng mga kasamahan na babae, ngunit malumanay itong sumagot. Yumi, halika rito sa amin, para naman malibang ka rin sa aming kwento. Dito lang ho ako. Ang malumanay at malamyos na boses na iyon, ang laging umalingaw-ngaw sa utak ni Nonoy na hindi niya maintindihan kung bakit. Minsan ay siya mismo ang nagagalit sa kanyang sarili. Ang alam niya ay ayaw niyang malapit sa mga babae. Bakit sa isang manghahalaman pa yata ng kanilang maisan, nahuhumaling ang hindi niya mapigil na sarili. Ngunit minsan sa lihim na pagkahumaling sa dalaga, ay nasusundan niya ang dalaga at wala itong kaalam-alam. Sa patuloy niyang pagsunod ng palihim ay mas lalo pa yata siyang nahuhulog. Dahil napatunayan niya lang lalo na isa itong kagalang-galang na dalaga. Ngunit hindi siya marunong mandigaw. At higit sa lahat ay takot siyang baka ma-reject ang aamining pag-ibig sa dalaga. Kaya walang pumasok na iba sa kanyang isipan, kundi ang gahasain na lang ang dalaga. Tila umayon dito ang dadahana at sa katagalan ng pagsunod nito sa dalaga ay nakakuha ang binata ng tiyempo. Ginabing mag-igib ng tubig noon si Yume. Ayaw kasi niyang pagtrabahuin ang kanyang ina. Kaya halos lahat ng trabaho ay nasa balikat na niya nakasalalay. Ang mga kapatid niyang lalaki lahat ay mga batugan. Pagdating sa kanilang bahay ay lasing pa. Magwawala pa kapag walang lutong ulam. May maliit pa itong kapatid kaya naawa ito sa ina. Dahil kalbaryo para dito ang mga suwail na anak na mga lalaki. Ayaw man na gawin ni Nonoy kay Yumi ang bagay na iyon, eh wala na itong pagpipilian. Ito na lang ang pwedeng gawin nito upang sa huli ay mabilis niya itong makumbinse. Naawa pa siya habang tinitignan ang mukha ng dalaga na umiiyak at nagmamag-aawa. Ngunit ando na. Nasimula na niya. Kailangan na lang niyang tapusin. Kapag nagbunga iyon,
madali na lang sa kanya na mapasagot ito. Matapos maigawa ang nais ay iniwan na ni Nunoy ang dalaga na puno ng takot, umiiyak at nanghina. Naawa siya rito subalit pinangako niya sa kanyang sarili na babawi siya dito. At oras na nasa kamay niya ito ay siya mismo ang mag-aalaga dito kasama ang kanyang naging punla sa sinapupunan nito. Ayaw niyang karahasan iyong matawag. Ngunit kung sa paraang iyon lang siya mayroong lakas ng loob, iyon na lang ang gagawin niya. Anihanang kanilang mais kinabukasan iyon. Maagang umalis si Nunoy para maagang masimulan ang anihan. Uso noon na kung sino ang naghahalaman ay siya pa rin ang nag-aani. Kaya umaasya siyang darating si Yumi sa araw na iyon. Pagdating niya sa maisan, ay naroon na ang lahat bukod sa inasahan niyang dalaga. Kaya hindi niya maiwasan na huwag mag-alala at magtanong. Nasa na ba ang inyong mga... Nasa na ba ang isa ninyong kasamahan? Tanong niya. Ay si Yumi, nako, dinadaanan ko kanina, may lagnat daw eh. Mas lalong nag-alala ang binata para sa dalaga. Isang balak ang namuo sa kanyang isipan. Sige po, mag-umpisa na po kayong umani. Kapag tapos na ay sa malaking kubo nyo na lang sa gitna at hakutin, babalik ako mamaya. Utos niya sa mga ito. Sakay sa kanyang kabayo ay naglakas loob siyang tinungo ang bahay nila Yumi. Sa utak niya ay siguro sapat ng dahilan ang hindi nito pagsipot sa anihan. Pagdating niya sa bakuran ay lumabas kaagad ang ina ni Yumi na nagtataka. Anong atin? Tanong ng ali. Magandang umaga po ate. Ngayon kasi ang anihan ng aming mais. Kasama doon si Yumi sa aani dapat. Iwala kasi siya roon ate. Formal na sagot niya sa ina ng dalaga. Ganoon ba? Ay nako, pagpasyensyahan mo na. Nilagnat kasi ang anak kong dalaga. Hindi ko nga alam kung bakit bigla na lang nilagnat. Tapos ang tahimik pa. Hindi ko makausap. Hindi ko alam kung bakit. Tapos biglang umiiyak. Mas lalong kinabahan at nag-alala si Nunoy sa kwento ng ina ni Yumi. Hiniling niya sa ina nito kung pwede bang makausap niya ang anak nito. Tumango naman ito kaya naglakas loob siyang harapin ang dalaga. Nagulat pa si Yumi at hindi inasahan na mapadpad siya sa bahay nito. Ngunit mabilis ding inilihis nito ang paningin. Malayo ang isipan at tulala sa kawalan. Parang gusto nang suntukin ni Nunoy ang kanyang sarili. Kasalanan ko to, sa isip niya. Yumi, nilalagnat ka pa ba? Tanong niya ngunit hindi ito sumasagot. Yumi, hindi ako masamang tao. Nandito lang ako kasi anihan ng mais namin ngayon. Dapat kasama ka magkaroon ng parte. Tsaka lang ito tumingin sa kanya. Yun nga lang at malungkot pa rin. Parang hinihiwa ang puso ni Nunoy habang tinitignan ng dalaga. Babawi ako sa iyo, pangako. Saad niya sa kanyang isipan. Wala akong lakas. Masama ang pakiramdam ko. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko dito mamayang hapon ang party mo. Pwede pa ba yun? Hindi naman ako tumulong sa pag-ani. Ayos lang. Ang bahala. Tsaka lang sumilay ang tipid na parang ngiti ng dalaga. Salamat. Malaking tulong iyan para kay nanay. Mga pasaway kasi ang kapatid kong lalaki. Mga walang silbi. Sabay iyak nito kaya nataranta si Nunoy. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong niya rito. Wala. Sagot nito sa bailing.
Unti-unti naging komportable si Yumi sa pakikipag-usap niya kay Nonoy. At iyon ang pinakamabisang intro ni Nonoy sa buhay ni Yumi. Kinahapunan, isang sakong mais ang karga ni Nonoy sa kanyang kabayo. Pagdating niya sa bakuran nila Yumi ay naroon na rin ang ama ng dalaga. Kaharap ang asawang kanlong ang ilang buwan ng sanggol. Nagpipigil si Nonoy na huwag amuyin ang bata dahil natatakam siya sa bango nito. Humingi lang siya ng magandang hapon sa ginang. Ngunit hindi siya tumingin para huwag mapukaw ng bata ang kanyang interes. Nakangiti lang naman ang butihing ama ni Yumi sa binata. Inalok pa siya ng iniinom nitong lambanog. Ngunit tumanggi siya dahil hindi naman talaga siya umiinom ng tuba o lambanog. Sariwang dugo ng mabibiktima niyang hayop lang ang gusto niya noon paman. Nakakapagbigay ginhawa at gaan ang katawan kapag iyon ang kanyang natikman. Ngunit pinilit niyang mawala iyon sa kanyang isipan. Dahil ang pakay niya sa gabing iyon ay kunin ang loob ng pamilya ng dalaga. May dala pala akong hinog na pinya at papaya para kay Yumi. Ate, kuya, para naman kapag wala siyang ganang kumain ay may nakareserbang prutas. Saad niya. Nako, salamat Nonoy. Ang bait mo nga talaga. Pwede bang ikaw na ang magdala ng bigay mong prutas sa kanya? Para naman personal siyang makapagpasalamat sa iyo. Wika ng ina ng dalaga. Mabilis siyang nagpaalam sa mag-asawa para umakyat na. Naroon pa rin sa sahig at nakahiga si Yumi. Apektado talaga ang dalaga sa ginawa niya ritong panggagaasa. Yumi, sambit niya. Ikaw na naman. Tila may katarayan ang tanong na iyon ng dalaga. Kasi dinalhan kita ng pinya at hinog na papaya. Hindi umimik ang dalaga. Mabuti ito sa iyo, lalo na itong pinya. Umuwi ka na. Nag-aalala lang ako sa iyo, Yumi. Hindi na kailangan. Bakit? Akala ko ba ayos na tayo? Na kaibigan na tayo? Naging mabait ka naman sa akin kanina, Yumi, ha? Basta umalis ka na lang. Buntong hininga na lamang ni Nonoy. Naintindihan niya kung bakit pabago-bago ang mundo nito at kasalanan naman niya iyon. Pero hindi siya titigil na maging malapit dito. Naumpisa na niya kaya tatapusin niya iyon sa isang magandang kwento. Babalik ako, Yumi. Asahan mo yan. Wika niya sa talaga at bumaba na. Iniisip niya sa mga sandaling iyon na magpaalam na sa mga magulang ng dalaga na umakyat ng ligaw. Malakas ang pakaramdam niyang hindi siya mabibigaw at hindi siya nagkamali. Mukhang mabait ka naman. Yun nga lang at hindi naman sa amin nakasalalay ang desisyon. Kung maibigan ka ng anak namin ay walang problema. Siya naman ang makisama sa iyo sa huli. Hindi kami manghimasok na mag-asawa. Maraming salamat po ate, kuya. Balik po ako bukas. Paalam niya sa mga ito. Mukhang malihim si Yumi. Halatang walang alam ang mga magulang nito sa sinapit ng dalaga. O ngawa siya rito. Kaya nga sisimulan na niyang bumawi. Araw-araw siyang naroon sa bahay ng dalaga. May kung anong dala. Minsan kapag araw ng tinda ay pumupunta siyang bayan para ibili ng sariwang isda ang buong mag-anak ni Yumi. Minsan ay bigas ang dala niya dahil may gilingan naman sila ng mais. Kaya sagana sila sa bigas at alam naman niyang gustong gusto iyon ng mga magulang ni Yumi. Lalo na ang ama. Tama na sabi ang pagpapadala-dala mo ng mga kung ano-anong bagay sa aking pamilya, Nonoy. Masyado na silang nasanay na lagi kang may dala. Saway ni Yumi sa binata. Ayos lang, kagustuhan ko naman ito.
Kaya huwag ka nang mag-alala pa. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa amin? Paano kung sa huli mahulog nga ang loob ko sa'yo? Ngunit ang sasabihin ng mga tao ay dahil nadala ako sa mga bagay na laging dala mo. Ang pangit pakinggan. Hayaan mo. Sa kanilang utak lang naman iyon, Yumi. At sana nga magustuhan mo na ako. Naging seryoso ang mukha ni Yumi nang sabihin niya iyon. Baka bigla mo akong awayan kung sakaling malaman mo ang nangyari sa akin. Wala akong pakialam kahit ano pang nangyari sa'yo dati. Wala akong pakialam. Mahal kita, yun na yun. Biglang nasuka si Yumi sa kanyang harapan. Kaya kapwa sila nagulat. Alam ni Nonoy ang bagay na iyon. Alam niyang naglilihi ang dalaga. Anong nangyari, Yumi? Tanong niya. Umiyak ito at humagulgol at napatalikod kay Nonoy. Layuan mo na ako, Nonoy. Ang dumi ko. Ano bang sinasabi mo? Nonoy, buntis ako. Nag-aasa ako. Kaya wala na akong dangal pa. Iwanan mo na ako. Niyakap ng mahigpit ni Nonoy ang dalaga. Ngayon pa ba niya ito iiwanan? Kung kailan nalaman niyang nagbunga lahat ng kanyang ginawa dito? Hindi, Yumi. Magpakasal na tayo agad-agad. Aakuin ko ang bata. Huwag mong ipangamba ang mga bagay na iyan. Hindi naman iaepekto yan sa pagmamahal ko sa iyo. Mas lalo itong humagulgol at umiyak. Ngunit hindi pa rin inamin ni Nonoy na siya talaga ang ama ng bata. May mga bagay na hindi dapat pang aminin para iwas gulo. Ang mas mahalaga ay naging totoo ang pag-ibig niya rito. Sakali mang lalabas ang katotohanan, tsaka na iyon alalahanin ni Nonoy. Basta ay enjoy lang muna niya ang tinatamasang kasiyahan. Matapos ang kanilang kasal, ay doon na kaagad sila tumira ni Yumi sa bahay ni Nonoy. May sariling bahay ito na nasa 500 metro ang layo mula sa bahay ng mga magulang. Yari sa tablon at yero at pulido at matibay ang pagkakagawa. Sa unang mga linggo ng kanilang pagtira sa bahay ay tahimik pa. Ngunit habang lumalaki ang umbok ng kanyang tiyan ay unti-unting naging panauhin na nila madalas ang wakwak. Nonoy, napansin mo ba? Lagi iyang nakapwesto sa may niyog ang wakwak na yan. Ibon ba talaga iyan? Tanong ni Yumi. Aswang yan, Yumi. At hindi nag-iisa ang nilalang na iyan. Marami sila at ang habol ay ang laman ng iyong tiyan. Ha? Paano mo alam? Basta, aswang ang mga yan. Kaya kapag wala ako dito, huwag na huwag kang lumabas ng bahay. Bilin niya. Tila nakalimot si Yumi sa bilin ng asawa ng sumunod na araw. Isang kuting kasi na kulay puti ang kanyang namataan sa silong. Ang ganda ng balahibo nito. Napakalinis at ang boses ay tila ba nagpapaawa dahil naligaw. Kaya nilabas niya ito para kunin sana. Ngunit saktong aabutin niya ito nang bigla na lang itong naging anyong tao na may mahabang buhok, pangil at kuko. Nanlilisik ang mga mata at nang sunggaba na sana siya nito, buti na lang at nahila siya ng kanyang asawa. Umasok ka sa loob. Utos nito kaya maingat siyang umakyat ng hagdan. At paglingon niya ay ganoon na lang ang gulat niya nang makitang iba na ang anyo ng asawa. Nakakatakot rin ito katulad ng kanina. Napagtanto ni Yumi na aswang rin ang kanyang asawa. Dumepensa ito hanggang sa tuluyang tumakas ang kalaban. Napailing si Yumi nang pumasok na ang asawa. Tila ayaw niya itong kaharap na. Yumi, anak ko ang habol nila. Ang nasa sinapupunan mo. Sad ni Nonoy. Anong ibig mong sabihin? Ako talaga ang ama ng bata. Patawad. Nagawa ko lang iyon dahil natakot akong baka
mabastid mo lang ako noon. Kaya iyon na kaagad ang una kong ginawa. At ang bata sa tiyan mo, habol siya ng mga aswang dahil may dugong aswang rin ang sanggol. Hindi lang magpapabata sa isang matandang aswang, kundi magpapadagdag lakas na rin sa mga iyon. Napakabigat ng loob ni Yomi sa kwentong iyon ng asawa. Parang bumalik ang kanyang pagka-depress noong panahong tila nag-iisa siya at walang masusumpungan. Ngunit walang araw na hindi nagsusumamo si Nonay. Pinatunayan niyang totoo ang hangarin niya dito na maling paraan man niya nakuha ang pag-ibig ng dalaga. Walang huwad sa kanya at iyon ay totoo lahat. Ilang buwan ding naging matigas ang loob ni Yomi sa asawa. Lagi itong napapalaban sa mga nilalang na gustong kunin ang kanyang tinadala. Hanggang sa tuluyan na niya itong napatawad. Sa huli ay naisilang niya ang isang batang lalaki. At walang duda nga, dahil kopyang kopya ito sa mukha ni Nonoy. Napaisip si Nonoy na mabuti na rin palang napaamin siya ng maaga. Dahil hindi maitatanggi ang mukha ng bata na kanyang-kanya. Sa paglipas ng mga panahon, mas naging matibay pa ang kanilang pagsasama. Mas naging santigan pa nila ang isa't isa. Dahil bilang isang aswang, marami rin silang kahinaan at si Yumi ang nagiging depensa niya. Umabot hanggang anim ang kanilang mga anak. Parehong mga gwapo at maganda. Mababait din, manang-mana sa ugali nilang dalawa. Lumaki rin ang kanilang mga anak na disiplinado. Kaya naging mga matagumpay ang mga ito sa buhay. At ngayon, silang dalawang matatanda na lang ang laging magkasama. Isang katulong na gumagawa ng mga trabaho sa bahay. At mga anak nila ay walang palya ang padala buwan-buwan. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Kasi wala na talagang kasunod. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. God bless po at salamat sa hindi nakakalimot mag-subscribe. Sabik si Faye na masilayan sa unang pagkakataon ang mukha ng kanyang lula ligaya. 19 na taon siya bago nalaman ang address at pangalan ng kanyang lola na ina ng yumao niyang ama. Family driver ng isang mayaman na pamilya ang ama ni Faye. At dahil maimpluensya at maraming koneksyon, marami ring kaaway. Kaya nang maambos ang minamaneho nitong sasakyan, hindi ito nakaligtas. At sa kasamaang palad pa, ay namatay sa kanyang boss. Kaya nang maambos ang minamaneho nitong sasakyan, hindi ito nakaligtas. At kasamang namatay sa kanyang boss at iba pang mga tauhan. Mabuti na lang at may ibinibigay na malaking halaga ang mayamang pamilya sa kanilang mag-ina. Para iyon sa pangkolehiyo ni Faye at pang araw-araw na rin. Masinop sa pera ang ina ni Faye. Kaya ang iba ay ginawang kapital nito sa negosyo. At napalago rin ng konti. Kaya patuloy ang pag-aaral ng dalaga sa kursong nurse. Hanggang sa isang araw, may hinahanap na importanteng papeli si Aling Adelia. At hindi sinasadyang nahalungkat nito ang mga importanteng gamit ng yumaong asawa. "Ano ito, Nay?" tanong ni Faye sa ina. "Mga gamit yata ng tatay mo, anak. May litrato pa ng iyong lolo at lola." "Nay, may address na nakalagay sa likod." "Oo nga anak, hindi ko alam ito. Bakit kaya itinago ito ng tatay mo sa akin?" "Alam mo bang kahit minsan ay hindi pa ako naipakilala ng tatay mo sa mga magulang niya?" "Ha? Ay bakit naman po kaya, ma?" "Hindi ko rin alam, nak. Baka magkagalit sila. Kapag kasi tinatanong ko ang tungkol sa mga magulang niya ay iniiba rin ang topic."
Napaisip ng malalim si Fe. Parang sabik rin siyang makita ang mukha ng kanyang lolo at lola sa party ng kanyang ama. Sa ina kasi niya ay madalas silang dumadalaw doon. Kahit paano ay nananalaytay din ang dugo ng lolo at lola niya sa kanya. Papayag ka na ay pupunta ako sa address na nakasulat sa likod ng litrato ni Lola. Dadalhin ko na rin yung litrato para mas mapabilis. Nako anak, hindi pa naman kita masasamahan. Alam mo namang hindi ko masasara itong kainan natin. Marami ang nakadepende sa luto natin. Pwera lang kung linggo. Dahil sanay sila na sarado tayo. Pero sa layo ba naman ng address na iyan, hindi tayo makauwi kaagad panigurado. E di yung mga kaibigan ko na lang ang isama ko nay. Sina Lele, Valen at Tina. Sigurado akong hindi tatanggi ang mga iyon dahil nabuboard na rin sila sa kani-kanilang bahay. Matagal pa ang pasukan eh. At isa pa nay, magandang bakasyon na rin namin ito dahil huling taon na namin sa pagiging nurse. Sub-sub sa pag-aaral na naman kami nito sa panimula pa lang ng pasukan. O sige, kung iyan ang gusto mo anak, basta mag-ingat kayo. Ang tanging bili ng kanyang ina. Wala na itong magagawa pa. Karapatan naman ni Faye na makilala ang kanyang lola at nasa tamang edad na rin ito. Totoo yan, Faye ha? Kailan tayo aalis? Tanong ni Valen. Dahil sabik itong mag-road trip. Sa susunod na linggo, kailangan ko pang ipagpaalam si Tina sa kanyang ina at ama. Alam mo naman ang mga magulang niyon. Nako, kaya pasalamat akong nasa abroad ng papa at mama ko. Kasi malaya kong nagagawa kung ano ang gusto kong gawin. Pagmamalaki ni Valen. Uy, pero kailangan huwag mo rin samantalahin. Nagpapakahirap kaya sila para sa'yo. Alam ko din naman niyon. Kita mo namang tayo-tayo lang apat lagi ang magkasama, di ba? Kaya alam kong walang bad influence. Kasi mababait kayong mga kaibigan ko. Oo naman. True friend kaya tayo forever. Nakangising wika ni Fe. Nang sumunod na linggo, madaling araw pa lang ay naroon na sila sa himpilan ng boss. Parehong sabik sa road trip kaya doon na natulog sa bahay nila Fe nang gabi pa lang bago sila umalis. Sa loob ng boss ay sila lang yatang apat ang maingay na parang walang pakialam sa ibang mga pasahero na nakasakay. Pati konduktor ng bus ay naaliw sa kanilang manuad dahil napakakwela. Si Tina lang yata sa kanila ang may limitasyon ng ingay. Paminsan-minsan kasi ay may sarili itong mundo. Kaya minsan ay tampulan ito ng tukso nilang tatlo. Ang maganda lang sa ugali ni Tina ay hindi ito namimikon. At lagi ay tumatawa lang. Napakamasayahing babae sa balat ng lupa. Matagal pa ba? Ako masakit rin pala sa puwet. Reklamo ni Lele. Ewan ba natin? Pareho tayong hindi pa nakapunta sa lugar. Kaya pareho tayong walang alam. Sagot ni Valen. Tanungin mo kaya yung konduktor. Suwestyo ni Fe. At dahil si Valen ang pinakamaingay sa lahat, ito na rin ang tumawag sa konduktor para lumapit sa kanila. Manong, malayo pa po ba ang Barrio Banahaw dito? Tanong ni Valen. Naku, oo. Pinakadulong barrio na yan. Tsaka hindi na kami pumapasok pa sa baryong iyon. Ay, ganoon po ba? Hala, nangangalay na itong puwet ko. Parang naturo ka na ng anesthesia oh. Reklamo ni Valen kaya siniko ito ni Fe. Ganoon talaga. Kahit nga ang paraot pa rito na ay hindi pa masanay-sanay sa haba ng biyahe. Malayo talaga ang lugar na pupuntahan nyo. Bakit ba doon ang destinasyon nyo? Mukha namang hindi kayo sanay sa buhay bukid. Bibisitahin po kasi namin ang lola ng kaibigan namin.
taga roon daw eh. Pero teka lang po Manong, lalakarin lang patungong baryong Banahaw. Ang sabi nyo kasi hindi na kayo tumutuloy pa roon. Walang parinong tanong ni Valen. Hindi naman. May abahla-abal naman kayong masasakyan. May kamahalan nga lang. Pero mukhang kaya nyo naman. Mukha naman kayong mapera. Ay naku Manong, mukha lang mapera pero ang totoo ay ganda lang talaga ang meron kami. Wala pong pera. Kung meron man, pamasahe lang ata. Sana lang hindi kami ma-short sa pamasahe. Reklamo ni Valen. Nakuha pang umiti ni Lele at Tina habang si Faye ay nag-aalala rin at baka nga sobrang hirap ng daanan. Kung kaya kailangan pang maghabal-habal. Nagkatinginan silang magkaibigan nang makalayo na sa kanila ang konduktor. Nako naman Faye, mukhang totoong road trip nga ito. Mapapasabak na yata tayo ngayon sa totoong adventure. Biruin nyo yun, habal-habal. Katakot kaya sumakay sa ganoon. Reklamo ni Lele. O bakit? Naranasan mo naman na sumakay ng habal-habal? Kasi kami narinig pa lang, ngayon pa lang yata susubok. Saad naman ni Tina. Oo kaya, baka nakalimot kayong galing probinsya rin ako. Sagot naman ni Valen. Ay, may pabalhabal din pala sa inyo, tanong ni Faye. Oo, at nakakatakot ang daan kung kaya't habal-habal na lang ang nakakapasok. Biglang naging kabado ang mga ito nang marinig ang kwento ni Valen. Parang gusto na lamang nilang umatra sa biyahe. Iyon nga lang at ilang minuto na ang nakalipas ay narating na nila ang pinakadulong himpila ng boss. Oh, nandito na tayo mga binibine. Sigaw ng konduktor sa kanila. Medyo masukal nga rin kung ilarawan ang terminal ng boss na iyon. May mga hiwalay na kalsada kaya wala silang ideya kung alin sa mga kalsadang iyon ang patungo sa Baryo Banahaw. Bawat kalsadang lubak-lubak at halatang paakyat ay may nakabantay na mga habal-habal. Sa kaliwa kayo, dyan yung daan pa Banahaw, utos ng konduktor. Napatitig ng matagal ang magkaibigan sa daang makitid paakyat. Seryoso? Wala sa sariling tanong ni Faye. Halos ayaw na nilang bumaba ng boss matapos makita ang daan na sobrang nakakatakot. Huwag kayong magalala mga binibini. Sanay na ang mga driver dito sa daan. Kaya maihatid kayo ng mga iyan ng maayos. Saad ng konduktor. Oo, tama. Kaya lang ay, ingat kayo dahil hindi lahat ng nakatira sa Baryo Banahaw ay tao. Kalahati ng populasyon dyan ay mga aswang. Wika rin ng driver. Napatawa si Valen. Hindi siya naniniwala sa ganoong nilalang. Kaya iyon kaagad ang kanyang naging reaksyon. Hindi nagbibiro ang kasama ko mga iha. Mag-iingat talaga kayo. Seryosong wika ng konduktor. Hindi na nila iyon pinansin pa. Nakakatakot na nga yung daan. Tatakutin pa naman sila sa mga nakatira doon. Ede, huwag na silang tumuloy kung ganoon. Kaagad silang sinalubong ng mga driver ng habal-habal. Pwedeng sabay silang apat, pwede ring dalawa sa isang motor at pwede ring solo. Pareho lahat ang presyo, 100. Kaya pinili na lang nilang isa-isa dahil pakiramdam nila ay mabigat o nahihirapan magbalanse ang driver kapag marami. Kanya-kanyang angka sa pagsakay ng habal-habal at kasama sa karanasan nilang magkaibigan ang nakakatakot na biyahe na tila ba biyahing langit na iyon. Pagdating sa nasabing baryo ay iilan lang ang bahay. Mag-aalas 3 na ng hapon at hindi pa alam ng magkaibigan
kung mahahanap ka agad nila ang bahay ng lola ni Fe. Baka kasi malawak ang baryo Banahaw at hindi ganoon kakilala ang mga matanda. Agad na ipinakita ni Fe ang litrato ng lolo at lola niya sa unang taong pinagtanungan nila. Hindi alam ng magkaibigan kung bakit pagkagulat ang naging reaksyon nito nang makita ang larawan. Bakit po, lolo? Tanong kaagad ni Tina. Sigurado kayong sila talaga ang paakay ninyo? Tanong ng matanda. Opo, lolo. Sila ang ama at ina ng aking tatay Filomino. At nito lang namin halongkat ang bagay na ito sa kahon ng tatay. Kwento ni Fe. Nagpakilala na kaagad siya dito at pagkatapos ay ipinakilala na rin ang mga kasamahang kaibigan. Silang mga kasamahan mo, Iha. Kapatid mo lahat. Tanong ng matanda. Mga kaibigan ko po silang lahat, lolo. Magalang na sagot ni Fe. Lolo Buning. Ako si Lolo Buning. Pakilala pa nito. Pagkatapos ay biglang tumahimik ng matagal. Lolo Buning, kilala niyo po ba sila? Tanong ulit ni Fe. Kilalang kilala. Tila may pag-alalang mababaka sa mukha ng matanda. Bakit, lolo? May problema ba sa kanila? Tanong naman ni Vali nang makitang iba talaga ang reaksyon ng mukha nito. Huwag lang sumama ang loob mo, Fe. Gusto ko lang maprotektahan kayong namang kaibigan mo. Saad ng matanda. Bakit po, Lolo Buning? Fe, isa akong albularyong manggagamot sa baryo na ito. Ang mga lolo at lola mo ay mga kaidaran ko. At ipagpaumanhin kong sa ganitong paraan ko sila ipakilala sa iyo. Pero kasi mga aswang ang lolo at lola mo. Hindi nakaimik si Fe sa sinabing iyon ng matanda. Habang palipat-lipat silang tingin ng apat. Grabe naman yan, Lo. Hindi sana aswang din si Fe kung ganoon. Reklamo ni Valen. Posible talaga kung tatanggapin niya ang pagiging aswang ng lolo at lola niya. Perlas na itim ang mutya na hawak ng aswang. At nalilipat talaga iyon. Lolo naman, hindi magandang bero ang ganito. Kaligtasan niyo ang hangad ko, mga anak. Ganito kung gusto talaga ninyong tumuloy, maipapasuot ako sa inyo. Sana naman ay huwag niyong baliwalain ang mga ito. Para ito sa mga kaligtasan ninyo. Paliwanag ng matanda. Napagtanto nilang wala naman mawawala kung susundin nila ang utos ng matanda. Isa-isa silang nilagyan ng habak ni Lolo Buning. Ang bisa nito ay 2 metro mula sa kaaway, kaya kapag hindi sila makalapit sa inyo, ibig sabihin ay mga aswang sila. Ang bisa nito ay 2 metro mula sa kaaway, kaya kapag hindi sila makalapit sa inyo, ibig sabihin ay mga aswang sila. At makikita niyo, pagpatak ng hating gabi ay magiging agresibo silang mabiktima kayo. Kaya huwag kayong mangamba. Hinding-hindi kayo malalapitan ng mga iyon hanggat suot-suot niyo ang habak na bigay ko. Sinunod nila ang lahat ng habilin ng matanda. Kampante lang si Valen. Dahil sa lahat, ito talagang matigas ang ulo. At ayaw maniwala sa mga ganoong nilalang. Naglakbay na sila sa direksyong itinuro ni Lolo Buning. Malayo-layo pa iyon. Tagipsilim na silang dumating sa bahay ng lolo at lola ni Fe. Pagdating doon ay masamang titig pa ang ipinukol ng matandang mag-asawa sa kanila. Sino kayo? Tanong ng lalaki. Magandang hapon po, lola, lolo. Ako po si Fe. Ang anak ni Tatay Filomino na inyo pong anak. Ako po ang inyong apo. Biglang tumahimik ang dalawa. Tinitigan silang apat habang humihit-hit ng tostos. Sino ang mga kasamahan mong iyan, apo?
Nasaan na ba ang ama mong iyon? Wala na talagang balak iyon na magparamdam sa amin. Sobrang tagal na hong namatay ang tatay Lola. Mabilis itong tumayo at bumaba para salubungin sila. Ngunit gaya ng sinabi ni Lolo Boneng, ang masamang hininga ay hindi makakalapit sa kanila. Ay halik kayo apo, pasok kayo sa aming bahay. Nako, puro butas-butas at sobrang luma na itong aming bahay. Wika nito at nagpatiuna ng umakyat. Nakapagtatakang sa tanda nito ay napakaliksi pa rin itong kumilos. Ngunit hindi ito tumitingin sa kanila. Kapag kinakausap ay nakayuko lang. Umiiyak pa ang lola ni Fe habang kwento ang kabataan ng kanyang anak. Hindi umimik ang isa sa kanila habang nagkukwento ang matanda. Biglang iniba ng lola ni Fe ang usapan para hindi na maging emosyonal pa ang asawa nito. Maring, ipagluto kaya muna natin sila. Hindi pa yata naghahapunan ang mga ito. Wika ng matandang lalaki. Ay, kami na ho ang magluluto. May baon po kaming bigas at dilata. Huwag niyo po kaming alalahanin. Wika naman ni Lele. Matapos nilang magluto ng kanin at simpleng noodles na hapunan, ay pinapasok na sila sa kabilang maliit na kwarto. Siksikan silang apat sa sahig. At dahil pagod silang lahat sa biyahe, mabilis na naidlip at nahila ng antok. Nagising silang sabay sa kakaibang ingay ng paligid. Puro butas na ang amakan, kaya malinaw nilang makikita ang nasa labas ng bahay. Mga nakakatakot na nilalang na ang pangit ng mukha. May mahahabang pangil at magulong buhok ang ilan sa kanila. Marami ang mga ito at saktong bilog ang buwan, kaya kitang-kita ang mga nilalang na ito mula sa loob. Yakapan silang apat habang tinitignan ang nagkumpulang nilalang. Ano ba to, Fee? Para naman tayong nasabak nito sa zombie apocalypse. Reklamo ni Valen. Nakuha mo pa talagang magbiro sa lagay natin ito, Valen. Reklamo ni Lele. Tumahimik kayo. Naku, hindi ba kayo natatakot sa mga nilalang na yan? Reklamo naman ni Tina. Kumalmala kayo. Mukhang tama ang sinabi ng matandang una nating nilapitan. Mukhang naanghilan tayo. Kita nyo naman, hindi sila makalapit sa atin. Wika ni Fe. O nga, kung hindi kay Lolo Boneng kanina pa tayo napagpiyesta ng mga nilalang na ito. Napaiyak na si Fe. Gusto man niyang lakasan ang loob niya ay nanghina pa rin siya. Nakasalalay kasi sa kanya ang buhay ng mga kaibigan. Kung mapapahamak ang mga ito ay tiyak na pananagutan niya. Ngunit naintindihan naman ang kanyang mga kaibigan ang sitwasyon. Wala naman siyang alam na ganoon ang kanilang maabutan sa baryong iyon. Pero doon pa niya mas nakilala ang mga tunay niyang kaibigan. Kasi dinadamayan siya ng mga ito sa lahat ng bagay. Hindi siya inaalipusta. At sa kabila ng nalaman ng mga ito na apo siya ng aswang, ay mas lalo pa siyang minahal ng mga ito at dinamayan. Hindi siya pinandirihan ng mga ito at walang may nakaalam sa nangyaring iyon sa kanilang lakad. Nananatili iyong magandang alaala sa kanilang apat na magkakaibigan. Nakauwi sila ng ligtas. Sa kabila ng na-discover ni Fe na katauhan ng lolo at lola niya, ay ginalang pa rin niya ang mga ito. Nagpaalam ng maayos at kinakailangan pa niyang tanggalin ang suot na habak para lang mayakap niya ang mga ito nang walang pandidire. Naiyak pa ang mag-asawang matanda habang yakap ni Fe. Awang-awa rin ang magkaibigan sa mga matatanda. Alam nilang gusto pa ng mga ito na magkasama ang apo. Ang kaso ay iba ang katauhan ng mga ito pagsapit ng hating gabi. Kaya hinayaan na ng mga itong lisanin ni Fe kasama ang mga kaibigan ang baryong iyon.
At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe at hindi nakakalimot, pakinggan tayo. At hindi nakakalimot, mag-subscribe.